Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Naku po, ito na ang pinakanakakatakot na pangyayari. Pati COMELEC tumaliwas na rin sa kanilang mga prinsipyo. Ang People's Initiative ni Tambaloslos ay unti-unting nakaka-recruit ng mga kasamang mukhang pera. Pambihira talaga, kapag usapang pera lahat talaga nagiging timaw at naglalaway, handang talikuran ng lahat para lang sa pansariling interes lamang. Sinermo ng tuloy ng mga senador ang COMELEC, galit na galit at tila ba nang gagalaite sina Senator Bato, Amy Marcos, Joel Villanueva at Senator Pimentel, mga walang paninindigan umano ang mga tao sa kanilang inang bayan. Walang silbi na namatay ang ating mga bayani para makalaya sa kamay ng mga mananakop. Pero kapwa Pilipino pa ata ang magsisira sa ating pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyung ang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Martin Romualdez, alalahanin mo, hindi ka halal ng taong bayan. Ipinagkitiwala sa iyo ang posisyon na yan. Sana pagpakabuti ka kung totoo kang tao. Dapat may puso ka at malasakit sa taong bayan. Ilan-ilan lang ang nakakakilala sa iyo. Sana kahit sino pang may sungay at buntot ang nakadikta sa iyo, kung matino, hindi mo dapat sinusunod dahil ang mga taong bayan ang nahihirapan. Sabi din naman ng isang netizen, patuloy akong tumatangkilik, gustong maituwid yung baluktot na pamamaraan, pamamalakad para sa kabutihan ng ating bansa. At sabi din naman ng isang netizen, okay lang patawarin but the consequence, dapat managot at ipakulong, di dapat sila manungkulan na sa kanila ang lahat ng korupsyon, mandaraya, ganid at mga hudas sa bayan at taong bayan. Sa lungsod ng Davao, sa pangunan ni Senator Amy Marcos, kasama sina Senator Bongco at Senator Bato de la Rosa, sinabi ng mga testigo na ang PBA party list ang nanguna sa pangangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda sa sinumang lalagda sa ipiniikot nilang folder. Ang kay Rene Estorpe ng Barangay Agdao, isang Benzer Yap ang kumukuha ng pera mula sa PBA party list para ipamahagi sa mga barangay staff na mangangalap ng pirma. Ang palitan anya ay 4,000 pesos para sa 250 makakalap na pirma. Kap Rene, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzer Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Benzer Yap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. Lumantad din sa pagdinig ang isang coordinator ng PBA party list at kinumpirma na si Congresswoman Migs Nograles ang nasa likod ng kanilang operasyon bilang boss ni Benzer Yap. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Benzer Yap. Yes po. Si Benzer Yap ang district coordinator ng District 1 Anto, yes, for PBA party list. Opo. Tatanggap nga raw ng coupon ang mga individual na makukumbinsing pumirma para sa PI. Ang naturang coupon, magsisilbi raw claim stub para sa pangakong ayuda. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. Assistance po, ikip lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Kwento naman ng isang kapitan ni hindi nga raw alam ng mga residente kung para saan ang pinapipirma sa kanila. Pero dahil may pangakong ayuda, napipilitan silang lumagda. Yung mga kababayan nating no read no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang, tinakipan nila yung letterhead. No? Yan tinakpan ang mahirap nila yung letterhead. Takpan mo. At saka pinapirma sila sana ganito at mayroong sabi na ayuda yan, tupad at saka IKS.
Sinabi ni Senator Amy Marcos na wala naman siyang plano na ipahiya ang kahit na sino mang congressman, pero hindi niya hawak ang testimonya ng mga testigo. Well, unfortunately, certain party lists and congressmen were mentioned. As I said earlier, I have no desire to humiliate or embarrass or ridicule any congressman. They are, after all, our peers and colleagues, and we are obliged to work with them. But there is nothing I can do about witnesses who mention them time and again. Bagamat sinabi ni Senadora Amy Marcos na nakakapagod na ang pagdinig sa People's Initiative, ay sinabi niya na kailangan niya itong ipagpatuloy dahil sa marami pang issue ang dapat linawin. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez Agulat, SMNI News. COMELEC sinermonan dahil sa komplikadong proseso ng pagbawi ng pirma kaugnay ng People's Initiative. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Walang ibibigay na timeline o palugit ang Commission on Election para sa pagbuo ng bagong guidelines sa People's Initiative o PI. Ito ang sinabi ni COMELEC Chief Attorney George Garcia matapos siyang matanong kung kakayanin bang ilabas ang bagong rules sa loob lamang ng isang buwan. Hindi raw nila pwedeng madaliin at diktahan ang gagawin ng panel. Una nang sinabi ng COMELEC Chief na pangungunahan ni COMELEC Executive Director Teofisto L. Nas Jr. ang Special Committee para sa pagripaso ng kanilang rules sa People's Initiative. They can take their time. They can involve other experts. Pwede pong kumonsulta sa pro or against. Mas maganda po yan para lahat napapakinggan. Aminado naman si Garcia na mas maluwag sa kanilang pakiramdam ngayon na wala muna silang tinatanggap na pirma para sa inisyatiba. Matatandaan na kahit wala pang formal na petisyon para sa PI, ay inuulan na ito ng kontrobersiya dahil sa mga aligasyon ng pamimili ng mga lagda. Una na rin tinutulan ng Senado ang anumang hakbang para sa PI. Wala sa aming mga dibdib yung napakabigat din na trabaho na inaasahan natin kung sakasakali magtutuloy-tuloy pa muna itong mga pagtanggap natin ng mga lagda. Pero at the same time, lalo na kapag may na-file na petisyon, na dyan napapasok yung mga problema na pinipredict natin na hindi maiiwasan katulad nga ng mga mag-withdraw, katulad nga ng mga mag-o-object. Samantala maging ang mga ordinaryong mamamayan ay nakahinga din ng maluwag nang itigil ng komisyon ang pagtanggap ng signature forms. Mabuti. Kasi talagang totoo yung sinabi ni Digong eh. Talagang sa masyado silang power hunger eh. Hungry eh. Tama lang yun. Hindi nararapat na tanggilikin yung ginagawa nilang pagpapalagda. Dahil sa ang tinutungo ng gagawin nilang sistema na yan, pagbabago ng constitution natin, na hindi naman kinakailangan. Ang dapat nga, tao ang nasusunod, hindi sila. Kinakailangan bang bayaran ang ating karapatan para lamang manatili sila sa pwesto? Yan si Lintik na, Lintik yan si Romualdez na yan eh, pati yan si Lisa. Mga ano yan, mga honghing yan. Sabi mo dyan ha? Makasarili sila, pansarili lang nila iniisip nila eh. Paano naman kami, paano naman mga anak namin? For example, wala sila sa tabi namin, kailangan ng lagda, tapos wala kami, ano, hahanapin pa nila kami? Hindi na. Pero hindi pa naman kayo nakapaglagda? Ay hindi. Pero kung malalagdain kayo, lalagda ba kayo? Ay hindi po. Sa akin lang. Ang naisip ko, boy, mayroon man namang tao na sakim sa posisyon eh. Malay mo, baka yung pinapirma nila yung mga tao para ma-extend yung eleksyon, kaya para walang eleksyon yung pinuno, yung nang pinuno. At, kaya hindi ako pabor doon. Paano kami nang gusto namin kung, paano kami? Kung ayaw namin sa administration ngayon, kung maghahanap kami ba ng ibang umawak ng ano, paano kami? Nawala kami ng karapatan, di ba? Para sa akin kasi, ano eh, mas okay na rin ako lang, Chacha. Oo, kasi para, kasi yung, di ba, doon nagkakaroon ng ano, ng pagtatalo, ng mga ano. Kaya, mas mabuti itigin na lang para
wala nang pagtatalo yung mga sa Senado. At dahil nga suspendido ang lahat ng prosesong may kinalaman sa PI, ay mas matututukan na ngayon ng COMELEC ang paghahanda para sa 2025 midterm elections. Sa darating na February 12 ay bubuksan ang registration period kung saan nasa 2 hanggang 3 milyon ang inaasahan nilang madaragdag na botante. Idedeklara din nila ang February 12 bilang National Voters Day. Gagawin ng COMELEC ang kickoff ng registration sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea. Kung bakit dito, ito ang naging sagot ni Garcia. Napaka-symbolic din kasi akala kasi nila walang nakatira doon sa may bandang area ng Kalayaan Island. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Kaugnay pa rin sinasabing balita, COMELEC sinermonan dahil sa komplikadong proseso ng pagbawi ng pirma kaugnay ng People's Initiative. Narito ang balita mula kay Jean Domingo. Komplikado at malabong proseso ng pagbawi o pagbura ng lagda ukol sa People's Initiative. Dahilan kung bakit nakatanggap ng sermon ang mga representante ng Commission on Elections sa ginanap na public hearing ng Senado dito sa Davao City. Sa ginanap na public hearing ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinangunahan ni Senator Aimee Marcos kasama sina Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa, napagsabihan ng komite ang mga kinatawan ng Commission on Elections dahil sa umunoy di tamang proseso ng pagbawi ng pirma kaugnay ng People's Initiative. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay People's Initiative na. Nag-ugat ang pagsita sa mga opisyal matapos magtanong ang isa sa mga resource persons na si Barangay Captain Rene Estolpe kung paano mababawi ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang mga pirma na bunga lamang ng panluloko o panlilang ng kontrobersyal na People's Initiative. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta? Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang? Wala kayong, that hindi pa rin ninyo ma-iris yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. O, itong pirma mo. Irisin natin, ha? Kasi gusto mo nang irisin. You cannot do that. We can only take note of that, sir. Until such time na the commissioning bank will give us the guidance, sir. Depensa ng mga COMELEC officials ay naghihintay pa sila ng guidelines na nakakataas sa kanila pero di naman ito pinalampas ng komite. Kinwestiyon ni Senator Aimee Marcos na siyang presiding officer na nasabing public hearing ang proseso at tila hindi malinaw at walang tamang panuntunan para sa mga nais bawiin ang kanilang lagda. Well, Director Tambuang, naguguluhan ako ang dali-dali magpapirma. Maski sino, magpapapirma, magkalat-kalat dyan sa mga barangay ni hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao, naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos, gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarized. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarized, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. Samantala sa ngayon na hindi na tumatanggap ng signature forms ang COMELEC matapos makatanggap ng direktiba simula noong 29 ng Enero. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Sunshine News Blast. Sa ibang balita mga kapartner, sana'y matuto ang mga politiko ng disiplina at paggalang tulad ng ipinapakita ng Armed Forces of the Philippines.
Iginiit ni Senator Robin Hood Robin Padilla ang hiling na ito sa kanyang pagdalo sa Camp Aguinaldo kung saan ginanap ang World Hijab Day nitong Webas February 1, 2024. Paliwanag ni Padilla na kung sana matututo ang mga politiko sa AFP na marunong sa paggalang at pakikiisa, hindi sana mabubuhay sa chismis ang karamihan. Samantala, muli ring isinulong ni Padilla ang pagpasa ng panukalang batas para sa pagunita ng National Hijab Day sa Pilipinas tuwing 1 ng Pebrero. Anya, natuwa siya ng malamang pinayagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kababaihan sa AFP na magsuot ng hijab. Sunshine News Blast. Speaker Romualdez, di kailanman magiging Prime Minister ng Pilipinas. At ayon kay Atty. Roque, alamin natin sa report ni Angel Pastor. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon na dala yung pangalan namin. Marcos Administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Yan ang patutsada ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Ito'y sa gitna pa rin ng balita na mismo si Romualdez ang kumukumpas at tumidikta sa kontrobersyal na People's Initiative. Dahil nga raw sa Peking Initiative ay nagdulot ito ng gulo at pagkalito sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Senator Amy na tututulan niya ang sino mang magsusulong nito at hindi niya hahayaang mabago ang konstitusyon. Ayon nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez ang may pakana ng PI. Plano raw kasi nilang manatili sa pwesto sa mas matagal na panahon. Pero para kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, malabo itong mangyari. Hindi po siya magiging Prime Minister kahit anong pangako niya sa inyo. Hindi po uubra yan. Magkakaroon muna ng kaguluhan bago matuloy yan dahil hindi katanggap-tanggap na karamihan ng pirma ay dahil naibili at ito ay linin lang na ito'y kapalit ng ayuda. Kinwestiyon rin ni Roque ang tila pagbubulag-bulagan ng mga mambabatas sa Kamara sa isinusulong na PI. Mga pangyayari, mga kongresista, bakit naman kayo blind loyalty, mali nang nangyayari, sunod-sunuran pa rin kayo. Siguro naman narinig nyo na rin ang sinabi ng Presidente. Sinabi rin niyang minsan, itigil na yan. Nagsalita na naman siya ng parang 2 beses na parang wala na mangyayari dyan. Pero ayan, tuloy-tuloy pa rin. Bakit nyo naman sinusuporta ng Speaker na sumusuway na sa Presidente? Sinagundahan naman ni Roque ang panawagan ni Senator Amy kay Pangulong Bongbong Marcos na tuldukan na ang PI. Ano pa ba, Mr. President, ang inaalala mo? Inaalala mo bang masasaktan si Speaker Martin Romualdez? Eh kung hindi talaga siya nasasaktan sa mga sinasabi ni Super Ate to the President, wala na pong kahit anong salita ang pwedeng manakit sa kanya. Dahil pinakamalala na po ang sinabi sa kanya ni Senator Amy. Sa naging pahayag naman ni Romualdez na hindi magandang halimbawa sa mga kabataan ang tensyon sa pagitan nila ni Senator Amy, ito ang tugon ni Roque. With all due respects, Mr. Speaker, kayo po ang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Dahil pinapakita nyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan. Bumibili ng boto, linidin lang ang taong bayan. Yan ba ho ang mabuting ehemplo sa kabataan? Hindi po. Yung pagsasabi na walang gamot sa kakapalam ng mukha dahil namimili ng boto at nanilin lang ng taong bayan, yun po ang dapat talagang gayahin ng ating mga kabataan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Sunshine News Blast. Nanawagan ngayon ang bagong halal ng hepe ng Armed Forces of the Philippines o AFP Reservist na si First Pacman Party List Representative Mikey Romero sa lahat ng makasapi ng Reserve Force na mag-ambag sa National Building. Sa Nation Building. Sa kanyang mensahe matapos ang pagkakatalaga sa pwesto, nanawagan si Romero na paigtingin ang kakayanan ng kanilang hanay at maging handa na tumulong sa pagdepensa sa bansa. Hinimok rin ito ang makasamahan sa Reserve Force na maging aktibo sa Nation Building activities sa pamamagitan ng pagsali sa mga medical mission at iba pang relief efforts tuwing may kalamidad. Si Romero ay may ranggong Lieutenant Colonel sa Philippine Air Force o PAF Reserve Corps at kasulukuyang Chairman ng House Committee on Poverty Alleviation.
Naihalal si Romeo Romero bilang bagong reservist head sa kauna-unang pagpupulong ng Advisory Board at Board of Trustees ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines Incorporated sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nanumpa ito kasama ng iba pang bagong talagang opisyal kay Major General Joel Alejandro Nanak, Deputy Chief of Staff ng Reservist and Retiree Affairs. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, pagbuwag sa NTFL-CAC inirekomenda ni UNSR Irene Cana. Sagot ng NSC, hindi pa napapanahon. Si Cherry Light magbabalita. Itinuturing ng National Security Council na ang nirekomendang pag-abolish ni United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Cana sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC ay isang preliminary recommendation pa lamang. Aminado din si NSC Executive Director General Jonathan Malaya na ang huling rekomendasyon ay darating pagkatapos ng ilang buwan. Sa katunayan, humiling si Khan na mga dokumento at iba pang materialis na maaaring magamit upang makumpleto ang kanyang mga mungkahi. Sinabi din ni Malaya sa kanilang pagpupulong kasama ni Khan, tinalakay nila ang kalagayan ng NTFL-CAC kung saan malaki ang maitutulong nito sa gobyerno para sa matagumpay na paglaban sa New People's Army. Nanindigan din si Malaya na ang National Task Force LCAC ang naging game changer sa paglaban ng gobyerno ng Pilipinas sa insurhensya. Tiniyak din ni Malaya kay Khan na bukas ito para sa reforma at dahil anya sa bagong tono ng kasalukuyang administrasyon, may pagkakataon dito para sa pagbabago. Given the two supervening events, the strategic victory over the New People's Army and the exploratory peace talks with the CPP, NP, NDF. It would not be proper at this time. There are 11 weakened guerrilla fronts all over the country. There are 1,500 armed regulars and they are still there. So the abolition or the transition should come at the proper time. No? LCAC was a creation of the government as an act of defense in its exercise of its sovereign powers and rights. And we mentioned to her that the right to sovereignty is actually the cornerstone and foundation of the United Nations Charter. And she acceded to that proposition. Matatandaan, dumating si Khan sa bansa noong Enero 22 taong kasalukuyan para sa 12 araw na pagbisita makaraang imbitahan ng gobyerno ng Pilipinas. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, nakipag-ugnayan ang UNSR sa 24 na ahensya ng gobyerno, nakipagpulong sa mahigit 10 miyembro ng House of Representatives at 7 miyembro ng Korte Suprema. Through meaningful dialogues and engagement with government bodies, media, civil societies, and other stakeholders, the UNSR had the opportunity to witness firsthand the openness and transparency of the Philippine government. This is crucial in understanding the nuances of our national context and appreciating our multi-pronged efforts in promoting and safeguarding freedom of opinion and expression. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Sunshine News Blast. Dumistansya ang Philippine National Police kaugnay sa mga binitawang paratang ng self-proclaimed hitman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon na nag-uugnay sa pangalan naman ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa di umano'y mga nangyaring pamamasnang sa Davao City sa ilalim ng binong Davao Death Squad na pinangunahan anya ng dating Pangulo. Sa panayam na media kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., pinayuhan lamang nito si Las Canas na patunayan ang kanyang mga pahayag at maglabas ng ebidensya laban sa mga isinasangkot nitong personalidad. Sakali naman anya magawa ni Las Canas ang makapagbigay ng mga dokumento na nagpapatotoo sa kanyang mga sinabi, dadaan pa rin ito sa proseso ng imbestigasyon. Nauna nang pinabulaan na ni VP Sara ang pagpapangalan sa kanya ni Las Canas bilang parte sa nangyaring extrajudicial killing sa Davao City. Hamon ng pangalawang pangulo, magsampa ito ng kaso sa korte at doon niya sasagutin ang mga akusasyon nito. Sunshine News Blast.
Sa kanyang pagharap sa mga tauhan ng PNP Police Regional Office 8 sa Calbayog City, Samar, matapang na binalaan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang mga politiko, anya na nasa likod ng mga paglaganap ng criminal group o private armed group sa bansa. Ayon sa General, hindi dapat na matakot ang kanilang hanay na tugisin ang mga kriminal kahit pa sa katauhan ng mga sinumang politiko sa bansa. Ito ay matapos sa malagasan ang tropa ng PNP PRO 8 kasunod ng engkwentro sa pagitan ng mga operatiba ng PNP at Ampuan Criminal Group sa Santa Margarita, Samar. Ani General Acorda, masakit para sa kanyang bigla bilang isang ama ng organisasyon na mawalan ng miyembro nito, bagamat hindi anya dahilan ito para hindi magpatuloy sa pagganap ng kanilang tungkulin. Personal na binisita ni Acorda ang mga naulilang pamilya ng tatlong pulis na nasawi sa engkwentro. Kasabay rin itong binigyan ng medalya ng sugatang magiting ang apat na pulis rin na nasugatan, kasama na rin ang pagbibigay ng makarampatang tulong at benepisyo sa mga ito. Sunshine News Blast. Nangako at iniyak ng Department of Justice na mananatili silang matatag sa paghawak ng mga kasong kaugnay sa illegal na droga, gayon din sa paghabol sa mga sangkot sa mga illegal drugs. Katunayan anya ay nagsagawa ng clarificatory meeting ang DOJ Panel of Prosecutors kasama ang mga miyembro ng National Police Commission para sa makaragdagang reklamong inihain kaugnay sa nakumpiskang 990 kilos ng shabu sa isinagawang drug by bus operation noong October 2022 sa Maynila at Pasig. Nilinaw at tinalakay din sa naturang pulong ang mga bagay na nauugnay sa isinimiting mga ebidensya at mga dokumento bilang bahagi ng proseso ng pagbuo ng kaso. Nilinaw ng DOJ na kapag nakumpleto o natapos na ang pag-aayos ng kaso, ay agad namang sisimula ng unang pagsisiyasat upang matukoy kung mayroong mga posibleng dahilan ng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga sangkot. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Tatlo kataong nasawi habang halos aabot sa 300 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa Nairobi, Kenya. Nangyari ang pagsabog sa Embakasi District nitong Biyernes ng gabi. Ayon kay Embakasi Police Chief Wesley Kimeto, isang truck na may kargang gas ang sumabog na nagdulot ng napakalaking sunog na puminsala sa mga kabahayan, establishmento at mga sasakyan. Mula sa 271 kataong sugatan, 25 nito ay mga bata. Inaasahan pa niya na madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi. Patuloy naman na nagsagawa ng imbestigasyon ang Kenyan authorities sa insidente. Sports News Blast. Kumpirmado ng magiging host ng 2024 palarong pambansa ang Cebu City. Ito ay matapos lagdaan ng Department of Education sa pangunguna, Vice President Inday Sara Duterte at Cebu City Mayor Mike Rama ang Memorandum of Agreement ngayong Biyernes. Ayon kay Cebu City Sports Commission Chairman John Pages, inaasahan na magdadagsaan mga nasa 12,000 atleta at 5,000 mga magulang at taga-suporta sa kanilang lungsod para lumahok sa palarong pambansa. Dagdag pa ni Pages, pinagpala ang Cebu City dahil maraming mga universidad at mall ang kanilang magiging partner bilang mga venues sa mga laro. Sa ngayon ay sinasapinal pa ang petsa ng palaro pero batay sa original na schedule ay itinakda ito sa buwan ng Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. Puring-puri na mga bida ng Hollywood horror rom-com film na Liza Frankenstein si Liza Soberano. Ayon sa lead star na sina Catherine Newton at Cole Sprouse, napakagaling ng pagganap ni Liza sa kanyang role bilang si Taffy, ang stepsister ng character ni Newton. Anila, stand out ang performance ni Liza kahit na isa ang kanyang character sa mga mahihirap na role at mabilis din umanong makuha nito ang eksena. Nagpahayag din si Newton na inimbita sila ni Liza na bumisita sa Pilipinas kasama ang kanilang director na si Zelda Williams. Ang Liza Frankenstein, ang Hollywood debut film ni Liza, at nakatakda itong ipalabas sa mga sinehan sa Pilipinas ngayong February 7. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast.
ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. At para sa ating Words of the Sun, nobody can stop the march of the truth. It is unstoppable. Walang makakahadlang sa pag-usad ng katotohanan. Ito'y hindi mapipigilan. Sunshine News Blast! At bago po tayo tuluyang magtapos, mga kapartner, abangan po bukas sa February 3, 2024 sa programang Mga Doktor ng Bayan ang Talakayan hinggil sa tamang paggamit ng painkillers. Ayan, kasama si Dr. Frank Nacario, isang anesthesiologist. Ayan, mga kapartner, 9:30 hanggang 10:30 ng umaga. Ito, mga kapartner, dito lang sa SMNI. Sumasambulat sa buong Pilipinas. News Blast. Inyong natunghayan ang balitaan ngayong Biyernes po. It's a February 2, 2024. At bago po kami tuluyang magtapos, nais po naming magpasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagkakatong ibinigay niyo po sa amin na maging kabahagi sa paghahatid ng totoong balita sa sambayanang Pilipinas. Sa ngalan ng buong puwersa ng DZAR 1026 Sunshine Radio Manila, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Sana panood niyong video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli.